Magandang araw po. Salamat po sa Diyos. Isa namang mabuting pagkataong kinakalob sa atin. Welcome po sa aking channel. Ako po si Junard Padua. Sa pagkataong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano ako magluto ng puso ng saging. Ito po ang aking puso ng saging. Naka-ready na po ito. Ang gagawin ko lang, ang gagawin na natin mga ka-healthy, mga kasambahay, dahil hindi ko na pinakita paano iwain, madali man lang yan. Kung meron kayong puso ng saging, balatan nyo siya hanggang dun sa malambot ng balat. Kukusihin nyo siya, pag malambot ng balat niya, ibig sabihin, pwede na siya lutuin. Iwain ninyo, bago nyo iwain, maghanda kayo ng tubig na binagyan nyo ng asin. Isang litrong tubig, isang kutsarang asin, lagyan nyo ng tatlong kutsarang suka. Tunawin nyo muna ang asin na yun bago kayo maghiwa ng puso ng saging. Bawat hiwa nyo, ihulog nyo dito para hindi mangingitim yung inyong puso ng saging. Ganun ang ginagawa ko. Pagkatapos noon, matapos siya hiwain, alisin natin ang kanyang mga dagta. Ang pagkalis ng dagta, magawa kayo ng stick na ganito. Stick ng banana keto. Hiwain ninyo siya na magpurma siya ng ganito. Ganun. Ganyang purma. Kailangan kasi na makuha natin yun ng ano, yung dagta. At ang pagkuha ng dagta, ganun mo lang siya. Ikutin mo yan lahat. Ikutin mo lang yan. Lahat ng dagta, mahuli mo. Kasi pangit pag mayroong dagta, parang mayroong, ayaw nga nangapo ko pag may dagta eh. Sabi niya, para daw may laway ng spider. Ganyan. Ikot-ikot mo lang yan. Makuha mo na. Ito na oh. Lahat ng dagta nakakapit na dito sa ating ginagawa. Wala na dagta ito. Ganyan po. Ganyan po ang paggawa. Ngayon, lutuin na natin to. Ready to cook nito. Nakababad, at least babad natin ng, ito nababad ko ng 20 minutes eh. Doon sa asin at sa kasuka para lumasa itong puso ng saging. Kasi pag hindi mo ibabad yan, walang lasa. Yun ang paraan ko. Tapos, maghanda na tayo ng ating kukwir. Magpainit tayo ng kukwir natin. Dito natin siya lulutuin. Diretso ko na lang yung mga sangkap. Isa-isahin ko na lang na sabihin sa inyo. Para hindi na tayo masyadong matagal. Gagamit tayo ng cooking oil. Ang gamit natin, ito pong ating virgin coconut oil. Yan, mainit nito. Dahil pinainit ko nito kanina bago ako nagbukas. Lagay lang natin ito. Isang ano ito, 1/8 cup na cooking oil, virgin coconut oil. Lagay natin una itong ating sangkap na bawang. Ang bawang ko nito ay isang glob ito. Isang buong bawang na nitid, yung mga maliit. Galing dito sa Bagyo. Yan, tapos ilagay natin yung ating, meron akong ilagay na kunting luya. Maganda ito na pag ginataan, lagyan ko ng kunti. Huwag lang marami kasi magbagong lasa ng luto. Yan. Tapos lagyan natin ng onion. Simple lang ito mga kasambahay. Simple luto lang po ito. Bango, bango siya, bango kasi yung virgin coconut oil. Lutuin na natin siya ng bagya. Hinahan natin ang apoy kasi malakas. Nasa medium heat lang tayo. Yan. Kailangan maluto natin ang ating sahog dahil itong atong gulay na ito. Tatlong bisis namin ito kainin. Kami tatlo. Umaga, tanghali, hapunan, pakyawan ng luto para tipid. Yan. Tapos, meron akong ilagay dito na ano ito, oregano. Sama na rin natin yung oregano. Hindi ko yan yung slice dahil para mabilis lang makuha pag maluto na. Malis. Tapos, lagyan natin ito ng lagay na natin yung ating gamiting flavor dito na sa pagluto ang ating pitso ng manok. Kaya man natin konti. Ang kasunod natin ito,
yung pitso ng manok. Pero kailangan muna na medyo maluto muna yung ating mga sahog para mabango. Yan. Ang bango, bango itong ano, oregano. Oregano ito na brigitid, brigitid. Magandang kulay ng dahon na. Maganda kasi yan pag magluto kayo na may gata dahil magandang kumilisyon na mayroong oregano sa gata. Lalo magkabango yan ng gata. Yan. Medyo lutuin lang natin ang sahog natin ito. Pagkatapos, lagyan natin ang ating kalahating kilo ng pitso ng manok. Wala na yung taba, walang balat. Simplado na rin yan, nakababa na yun. Nakababa na yun ng Himalayan salt at saka yung tinatawag nitong black pepper. Yan, lagay natin itong dagdagan natin ng black pepper siya. Ano ito? 1/4 tablespoon. Tapos dagdagan natin siya ng ating powder na malunggay. Dahon na malunggay na powder. Ako lang naman gumagawa nito. Sabi nga nga po ko, para kang scientist ko, marami kang mga ginagawa dito mga pangtimpla ng luto. Dahil mga tanim ko lang din yan. Tinanim ko lang yan ng mga malunggay ko sa container. Plastic container. Yan. Tapos takipan na natin ng kunti. Tuyuin na muna natin ito bago natin lagyan ng gata. Huwag natin lagay muna ng gata para maano muna yung tinitimpla natin. Masipsip niya. Pakuloy natin ako pa. Inita natin ito ng mga kahit mga ano lang. 2 minutes or 1 minutes to 2 minutes. Para maglasa muna yung ating nilagay na manok. Yan. Tapos tingnan natin. Yan. Kaya ko yan parang kinatuyo kunti para sip-sip na manatili po yung lasa. Manatili po yung lasa ng ating inagay na mga sahog dito. Pagkatapos nito, ilagay na natin ang ating puso ng saging dahil importante maluto ng maayos yan dahil medyo may kasigasan din yan. Salain lang muna natin. Salain natin siya para maris yung binaba natin suka, tubig, saka asin. Yan. Lagyan natin yan bago natin lagyan ng gata. Bango. Nakita nyo mga kahilti, makasamba yung ating puso kahit yan kanina pa nakababad, pero hindi yan itim. Hindi nangingitim. Bakit hindi nangingitim? Nakababad kasi sa suka na may asin dun sa tubig. Yun ang purpose dun. Pag hindi mo yan binabad, naku po, para nasusunog ang kulay, nangingitim. Kung makita ninyo, wala kayong makita ang kulay na itim dyan sa puso ng saging na ginagawa ko. Pagkatapos nito, bago natin siya lutuin ng husto, lagyan natin ang sabaw. Itong sabaw natin na gamitin ay itong unang pigang gata. Dalawang baso po ito, isang niyog ang dalawang piga ko. Pagkatapos nito, lagyan natin siya ng tanglad. Yan ang pampambango talaga sa luto. Pag may sabaw ang luto ko, hindi mawala yung tanglad. Napakaraming benepisyo yan sa, ayon sa pag-aaral. Pagkatapos nito, lagyan na natin siya ng asin. Ang asin natin dito, isang kutsarita na lang dahil may mga timpla na yan halos.
Hindi naman masyado naglasa yung, hindi man malaki ang ano, puso ng saging dahil may tubig man siya, pero at least may timpla na yan. Pagkatapos nito, takipan na natin siya hanggang maluto. Takipan natin siya. Lulutuin na natin ito hanggang sa mga 15 to 20 minutes. Luto na po yung manok at saka yung puso ng saging. Malakas muna ating apoy. Pagkulo nito, hinaan natin. Samantala tayo naghihintay, mga ka-healthy, mga kasambahay. Nais ko lang papiyawan kayo ng binipisyo nitong ating minulutong ano, banana blossom or banana flower. Kasi merong nag-request sa akin na magluto ako ng paano ko rin niluto yung ubod ng saging. Dahil ang ubod ng saging, isa po din yan na kasama sa aking diet. Dati, nagluto ako, ngayon wala. Walang yung nagbibinta dito. Kasi lahat ng gulay, mga halaman products ay pinag-aralan ko at isinama ko sa diet ko. Itong banana blossom ay napakahusay po dun sa diabetic. Nag-control ito ng ating ng diabetes. Tapos maganda ito kung mahirapan ka magdumi. Pakatulong ito dahil mataas ang fiber. Tapos dun sa mga babae na mahirapan pag may mga menses sila, makatulong ito. Tapos nagpalakas ito ng ating mga mood, nagpa-reduce ng ating mga stress. At nakatulong din ito na mag-prevent ng cancer at heart disease. At nag-improve nito ng ating sa mga babae na nagpa-suso. Nagpapa-improve ng gatas. Tapos nagpabagal din ito, nakatulong ito sa pagpabagal sa pagtanda ayon sa pag-aaral. Tapos nakatulong din ito na mag-function ng ating kidney. Marami po siyang benepisyo. Ang iba, nakalimutan ko na eh. Sa nutrition packs niya, ang protein niya, nasa 1.6 grams. Ang kanyang carbohydrates, meron po siyang 9.9 grams. Mataas po siya sa fiber. Ang fiber niya, nasa 5.7 grams. At may calcium din siya na 56 milligram. May phosphorus din siya na 73.3 milligram. May iron, 56.4 milligram. Mayroon siyang potassium. Mas mataas pa siya sa potassium sa bunga. Itong puso ng saging. Nasa 553.3 milligram ang kanyang potassium. May magnesium din siya, 48.7 milligram. Mayroon siyang vitamin E, 1.7 milligram. Napakarami pong benepisyo itong banana, kaya hindi natin ito, kumbaga, miminosin. At marami pong pwedeng magawa natin sa pagluto nito. Mabuksan natin. Yan, kumukulo na. Hinala natin nga po. Marami siyang pwedeng magawa sa pagluto. Pwede mo ito gawing bula-bula. Pwede ginisa. Pwede rin lahat na pwede na gusto natin, pwede siya. Kung ano mang ibang gulay, pwede maluto. Ganito din ang paraan. Ganun din sa ubod ng saging, pareho lang sila halos. At sa mga benefits, magkapare-pareho lang sila. Maganda ito na gulay. Ganyan lang mga ka-healthy ang kasambahay, ang pagluto. Hintayin na natin ito hanggang maluto. At least makulo ito hanggang sa mga 20 minutes. Ang tamang luto talaga dito. Sabay sila sa manok. Kasi manok natin, hindi yan malaking hiwa, maliit lang hiwa yan. Pagkaluto na nito, para hindi ko na lang ito tapusin ng pagluto, para hindi masyado mataas ang video. Pagkaluto nito, mula natin ito nalagay lahat ng sangkap at nalagyan natin ang unang gata. Mga 20 minutes, tingnan lang ninyo, pwede nyo tikman kung malambot na ba yung puso ng saging, kasi ang tinitingnan natin itong puso ng saging, dahil hindi basta-basta ito, hindi siya ganun kalambot. Kailangan siya na maluto siya at least mga 20 minutes pataas. Mahigit. Pagkatapos pag maluto na itong ating puso ng saging, ilagay natin yung ating kakanggata. Isang baso po ito.
maya na natin ilagay pag maluto na. Lagay natin pag maluto na. Tapos, pagkatapos natin malagay yung ating kakanggata, yung unang tiga na gata, hintayin lang natin ang pagkulo, at least mga 3 to 5 minutes. Pwede na po yan. Hindi ko na lang tapusin ito dahil alam naman ninyo, basta pinakita ko lang yung paraan na ganitong pagluto. Sana po mga kasambahay ay kahit sa malit na paraan ay naibahagi ko ang aking paraan sa aking simpleng healthy lifestyle. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, paki-share sa ating mga kilala, kaibigan, mga mahal sa buhay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang, pindutin ang notification button para palagi kayong updated. Salamat po sa inyong panonood, pakikinig. Samahan sana tayo ng Diyos palagi sa ating mga paggawa. Maraming salamat po sa Diyos.